Hi guys! So welcome dito sa Lisan Tarot Reading Nito for Collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for Collective. Your energy at this time. Oh! Oh my gosh! What we have here is Queen of Swords. And the Lover's card in reverse. Pero madami to. Kasi lang, puro reverse naman yung lumabas. Ang dami nito. Pero madami nga kaya hindi ko sasama. So, ayan. Puro reverse sala. Queen of Swords. Parang clouded yung judgment mo. About sa yung ex, sa past person mo, or nadadala ka ng feelings mo ba? Kung gano'n. Na, what's with the Queen of Swords here? And the judgment? Gusto mong mag-take ng risk. Wala kang pakialam kung ano man yung naging dahilan kung bakit nagkahiwalay kayong dalawa. Nag-iisip pa mong maigi, pero kumbaga, para bang wala kang pakialam kung ano man yung nagawa niya sa'yo in the past. So, pagkakamali niya, parang naging bias ka. Parang hindi ka naging fair sa sarili mo dito. Ayaw mo maglagay ng boundary. Gusto mo pa rin makipagsapanaran. Or, what's with the Lover's card in reverse? You still want a new beginning. Mag-fail man. Kaya, with a full of, you want to take a risk here. Yan yung napag-desisyonan mo. Yan yung pinag-isipan mo. Still, you want a new beginning. Na magkatuluyan ka ng person na yan. Na gusto mo pa rin ng magkasama kayo, magkatuluyan kayo. Mag-fail mo yung relationship na sisimulan or magtuloy-tuloy. Kahit mag-fail, ganun ka. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, and Gemini. Bakit? Kahit mag-fail, ay gusto mo tuloy-tuloy. Dahil naniniwala kang destiny kayong dalawa. Okay, tatlo lang to. So, dahil obsessed ka sa kanya. Dahil, para bang naging hopeless ka na ba? Dahil unstable na yung situation yung dalawa. You feel ungrounded and stable without the person, lalo na't obsessed ka sa kanya. Lalo na't matindi yung desire mo sa person na yun. And with the will of fortune, kaya nga dadalala ka ng feelings mo, no? Desire mo sa person na yun, pati. With the devil card. Extreme passion, extreme, with the devil, no? Extreme desire, extreme na pagkagusto na magkatuluyan kayong dalawa. Kahit na hopeless ka na parang malabo na, or else ay malabo na magkatuluyan kayo, parang gano'n. Pero you still want it. That's the reason. So we have here Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. Sino yung person mo dito na dinidesire mo talaga? Ito yung person na victorious. Matagumpay. Maring nasa spotlight. Or madaming humahanga dito. Madaming nag-admire. Madaming nakatingin. Maring successful to. Triumphant sa buhay niya, no? Matagumpay sa career.
What's with the Six of Wands? Anong matagumpay sa ito? Death card. Ay, ang layo lang. Wait lang. Matagumpay to guys. Na nagtagumpay siya na mawalan siya ng attraction sa'yo. Na makipag-break sa'yo. Makipag-hiwalay sa'yo. Yun yun. Tagumpay siya sa ganun. Tama ba? Tagumpay siya sa ganun. Tagumpay siya sa ganun. Oh, lumayo siya. Makalayo siya sa'yo. Impossible to be with his or her lover na iba. Tagumpay siya. Makalayo sa'yo. Na makalayo sa'yo. Yun. Na mag-end yung meron kayo. Tama ba? Mag-end yung meron kayo? Na mag-end yung meron kayo. Yung connection nyo. Yung soul connection nyo. So, maraming kinap-off yung soul connection nyo. Umayo siya, umiwa siya. That's it. That's the end. Sabi niya. Kawala siya. Kumawala siya. Pero still obsessed. Kaganyan talaga. Pagka lumalayo yung person, pagka hindi ka pa ready, no? Pag lalong lumayo na, ay obsessed ka. Ganyan. Pero pagka katagalan, namuwala na din yan. Namuwala na din yan sa isipan mo. Pero pag wala kayong communication, no? Maring maisip-isip mo naman minsan, pero kumbaga maisip-isip mo, lalo kung minahal mo. Maisip-isip mo naman yan, pero parang wala na. Wala ng feelings, wala na. And then, makamove on ka na din. You're free. Na maging masaya ka na din. And, malay mo, kahanap ka rin iba na mamahalin ka din talaga. Na malaya ka na sa ganung toxic na person or relationship. Na hindi ka naman naging masaya. Na hindi ka naman minahal. So, ayan. Let's see. Meron bang other person na paparating sa buhay mo? I think kailangan mo muna mag-move on. Kasi sa ngayon parang baliw na baliw ka pa dyan sa person. Yeah. Kailangan mong priority muna yung sarili mo. Ano advice mo ng universe? Or ng angels? Love yourself. Mag-enjoy ka. Be happy. Maging happy-go-lucky ka. Lagay ka ng boundary. Self-love. Value yourself. You're worthy of love. Kung ayaw ka niyong mahalin, then love yourself. Unahin mo yung sarili mo. Maglagay ka ng boundary. Ibig sabihin, cut off mo na yung taong yan sa buhay mo. Hindi lang basta i-block para takot-takutin. Ganun yun eh. Hindi lang basta i-block mo para takot-takutin para madala, ma-ano ulit, ma-attract sa'yo. No. I think kailangan mo mag-explore din. Kailangan mo mag... What's with the Queen of Swords? No advice of the angels. Pa. See? Start your own life. Na nag-grow ka. Hindi yung... yung parang na-suffocate ka, nagiging so exhausted ka. Hindi yun. Kailangan yung nag-grow ka. Simula ka ng pwedeng a relationship or start to love yourself. Na nag-grow ka as a person and alamin mo yung katotohanan kasi ano yung judgment mo eh. Clouded daw. Clouded yung judgment mo. Huwag ka mag-focus sa taong yun. Try to yung makipag communicate sa iba, makipag-chat, makipag yung open your doors, yung ganyan, sa ibang tao din para hindi ka nababagot, hindi ka naboboring, hindi ka nalulungkot. Para masaya ka, maging active yung buhay mo.
maaaring hindi yan yung para sa'yo. Maybe that's not the right person for you, no? Hindi ba yan yung tamang person para sa'yo? Oo. Hindi yan yung tamang person para sa'yo. Mayroong tamang person para sa'yo, no? Be positive na may darating na right person for you. Hindi siya yung person na wini-wish mo. I mean, yung wish na katuparan ng wishes mo. Maring meron siyang sabit or yung person na yan ay merong red flag. Yung mga ganyan. You know, may red flag na yun. Hindi siya yung hiniling mo na qualities na yung kung ano yung katangian ng tao. Hindi siya yun. Maring na ano ka lang, na manipula, na obsessed. With the devil card, maring ginayuma ka lang yan. Ginayuma ka ba ng taong yan? Hindi naman. Nilagay ka lang sa third party. Kaya mas lalo kang parang nabaliw-baliw dyan. Kasi para ba hindi mo matanggap na sinapwera ka niya. And then, parang wala kang worth sa kanya. So, ganun yung nakita mo sa sarili mo na parang wala kang worth kasi ganun yung pinaramdam niya sa'yo. Ganun yung ginawa niya sa'yo. Siya may kagagawa niyo noon. So, bumalik ka sa sarili mo. Find yourself again. Start your own life na nag-grow ka, na grounded ka, na sisimulan mo yung nagkakaroon ka ng value, no? To grow your value. Hindi na, yung worth mo ba? Yung value mo? Katulad ng, yung halaga mo as a person, no? Na lumalaki na lumalaki yung value mo. Parang ginto. Tumataas na tumataas yung value mo. Ganun yung ibig sabihin dito. Meron bang person na new person for you or from your past or new person hindi ganya tao? Meron ba? Uy, this is someone na good looking, nasa malayo, kabado, hierophant, respected, maring sikat to with the empress or madaming na-attract dyan. Kung hindi man sikat, ay attractive and respected and komportable yung buhay niyan. Or you will feel the warmth, comfort sa person na yan. So comfortable to be with that person and spiritual yan. And maring highly intelligent ba, or fun. Or else ay, yeah, kasi nasa malayo to eh. And parang what's with the temperance here? For more clarification, what's with the temperance? What's with the temperance? Clarification of the temperance. Ayun. Okay. Ah, mayroon siyang inaantay dito, guys, na result. Mayroon siyang inaantay or mari ikaw yung inaantay niya. Ikaw ba inantay nito? Ay, ikaw ba inantay niyan? Hindi. Eh ano? Ang magkaroon ng ending sa third party, sumaring ina toxic relationship ito. Dumaan ito sa toxic relationship. Na mag-end yung third party connection. It's a new person, maaaring nalagay siya sa third party din, no? Pinantay siya na mag-end. Or, yeah, pinantay ito. Na mawala yung third party. Maaaring nasa ibang relationship, maaaring hindi mo pa nakilala to. New person ba to? Empress, Libra, Taurus. Yeah, it's a new person. It's a new person. You will start a new beginning with that person. It's a new person. Na sikat to, guys. Sikat.
niwala man kayo or hindi, so it's up to you. Or kilala. Or this is someone a very positive, attractive. Maring madaming nag-admire lang talaga sa person na to. No? Or sikat sa mga opposite sex kasi napaka good-looking ng person na yan. And maaring, ayun o, dumaan din ang mga, ano eh, mga, may mga nawala ay eh, nag-end sa buhay ng taong to. A relationship. It's a new person daw. And so attractive siya. Yun yung sabi, open your doors sa pakipag-date, no? Ano, ganun yun. Kasi, malay mo, dun mo mahanap yung the one, yung right person for you, diba? Na, kailangan mo nang let go yung past. And, lalo na yung nagde-daydreaming ka pa sa past person. Diba? Ano advice ng angels for you? Angels now. May advice may angels? Huwag ka daw magmukmuk. Huwag ka daw mag... matakot. Huwag ka matakot mag-explore. Huwag ka maging alone. Or huwag kang maging introvert. Kailangan mo nga mag-ano guys eh. Makihalubilo. Maging happy-go-lucky. For you to meet someone, ano, maging confident ka, hindi mo kailangan maging aloof, hindi mo kailangan maging ano, mahiyain. Huwag ka maging mahiyain daw. Maging confident ka, mag-ayos ka, na mas lalo ka maging attractive, yung ganyan, believe in yourself, no, with the Queen of Wands. Magtiwala ka sa sarili mo na you are beautiful, you are handsome, babae or lalaki ka man. And maging active ka, fiery, personality mo. Get out sa kung saan yung comfort zone mo. Yan. Hindi mo kailangan madala sa true na may mga ganyan. Madami naka-experience ng ganyan. Kailangan mo lang masanay. Kumbaga, kailangan ma-immune. Kung sa gamot. Kailangan ma-immune. Pero lang yan, nasasaktan. Pagka ano, hindi nag-work din. You can move on. Hindi yan kawalan sa'yo. Mas migit pa dyan yung makilala mo. Makita mo. Mas higit pa dyan yung makakatuluyan mo. Am I right, angels? Mas higit pa yung makakatuluyan mo dyan? Oo daw. Oo daw. Oo. Na, ayun o. Mayaman na maaaring makapag-asawa ko ng mayaman. Or magiging mayaman yung buhay niyo pag nagsama na kayo ng mapapangasawa. So, ayan. Mukhang galing sa mayamang pamilya. Pero, with a 9 of Swords, kailangan mo mag-move on, mag-recover sa anxiety kasi still, you're obsessed sa person na yun. Dinipress ka dahil sa obsession. Anong personality ng new person na yun na darating sa buhay? Hangman. So, this is someone na pera nga. Mayaman yung pamilya niya. Madami na siyang assets. Or may family wealth sila. And masipag yan, guys. Maaring... siya din yung breadwinner sa family niya. Siya din yung sumusuporta sa family niya. Or talaga mayaman na din galing sa mayamang pamilya yan. Stable yung family nila. Ganyan. Na itong person na to ay hindi ka ma-stuck. Hindi ma-stuck yung connection yung dalawang pagyan. Ah, nakatuluyan mo. Magiging abundant pa yung buhay mo. And ano pa? Ano magiging buhay mo sa tao yan? You know, magiging successful. Magiging fair yan sa'yo. Fair talaga yan. Magiging fair. Magiging righteous yan. Kakaroon na ang balance. Hindi yan na magiging unfair sa'yo.
Alam niya yung tama sa mali. And may paninindigan to. Reliable to. Eh, pag mga King of Pentacles energy, yan talaga yung maganda. Kasi reliable yun. And yan yung mga kadalas na nagiging loyal. Tsaka yung mga King of Cups din. Diba? Tsaka, ano yan? Hardworking yan. Masipag yan. Yun nga lang, always busy yan. Kakahanap buhay. Madami siyang hanap buhay. Iniintindi. Madami ding obligation, responsibilities. Kasi, ano yun? Masipag yun eh. Yung King of Pentacles na yun. That's a new person. Hindi mo pa nakilala na yun. Yan, yung taong yan. So, let's see kung ano yung next na mangyayari sa inyo ng new person na yan. Makikilala mo pa rin. Ay, makikilala mo pa lang yan. No? Huwag ka daw magtago sa lungga mo. Huwag ka daw maging mahiyain. Maging ano ka daw, maging confident. Magtiwala ka sa sarili mo. And masigit pa dyan sa past person na yun ang makikita mo, makikilala mo, ang makakatuloy mo. Huwag ka daw mawala ng pag-asa dahil hindi lang yan yung tao na yan. Ang dadaan sa buhay mo or yung kumbaga hindi lang siya yung tao sa mundo ba? No? Madaming person sa mundo, hindi mo kailangang pagpilitan yung sarili mo dyan. Hindi mo kailangang mag-isip na mag-isip dyan. Hindi mo kailangan magpaka-obsess sa taong yun. Kasi ano? Anong advice, angels? Masasaktan ka lang. Heartbroken ka lang sa taong yun. Mas lalo ka lang ma-attract sa kanya. Mas lalo ka lang ma-in love. Pag nagpaka-obsess ka pa dyan, yung magiging parang patay na patay ka sa kanya. At the same time, masasaktan ka lang. Hindi mawawala yung sakit. May magdurusa ka lang. Ganun. May new beginning dito. Anong guidance ng angels for you? Kailangan mo ng guidance eh. Ayun. Lumayo ka daw. Lumayo ka. Umiwas ka. Mag-heal ka. Merong totoong magmamahal sa'yo. Yan o. Mag-heal ka. Lumayo ka. Umiwas ka na dyan sa toxic na person, past person mo. Kasi hindi ka naman na pinahalagahan nun. No? And, ayan, may pag-asa. Yan o. May person na magmamahal sa'yo. Maaaring sikat or kilala pa yan. And that is someone, a very good-looking person. Maganda man, or guwapo man, or kung hindi man, ang importante ay, you know, may care sa'yo. Mamahalin ka ng totoo. May affection, may care. Yung iingatan ka, protektahan ka, mamahalin ka ng tunay. Yan yung guidance sa'yo, angels. So, ayan na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Nang sa ganun, ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At pag-like naman po, pag-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.